guys! Welcome to my channel! So, grabe guys, ang ganda ngayon. Sobrang ganda ng araw ngayon. Kaya, lakad-lakad din muna tayo. Ang ganda ng araw. Sana ganito lagi. Pag gusto ko talaga pag February, yung pakebat na, yung spring na, mas dumadalas na yung araw dito. Ngayon naman guys, ay let's talk about daycare in Finland. So maraming parents din yung nagme-message sa akin kung kumusta nga ba yung daycare dito sa Finland, kung makaka-survive ba yung anak nila na Pinoy, tapos mahahalo sa mga Finnish, ganyan. Yun talaga yung concern ng mga parents, kung makaka-adjust ba yung anak nila or ano yung mas maganda para sa anak nila. Para sa akin, mas maganda pa rin maihalo ang bata sa Finnish daycare. Bakit? Kasi ang mga bata madaling matuto and syempre kung dito na sila lalaki, magandang matutunan nila ang Finnish sa daycare. Yung English kasi, sabi nga nila, madali na lang matutunan yan, lalo na pag lumaki sila. Pero ang kon dito, ang maganda, bata pa lang, matutunan na nila ang Finnish. At least man lang sa daycare, di ba? Kasi ganun din kami. Sa bahay, Tagalog kami, Nitupe, minsan Ilocano din. Pero kila Aaron, English. At least dun na lang sa daycare, may Finnish. Dun nila mapupulot yung mga Finnish words. Kaya yun, I suggest Finnish daycare nyo ipasok yung anak nyo. According to Wikipedia.org, Finnish early childhood education emphasizes respect for each child's individuality and chance for each child to develop as a unique person. Early childhood education is not mandatory in Finland, but is used by almost everyone. We see it as the right of the child to have daycare and preschool, explained Eva Pentila of Helsinki's Education Department. It's not a place where you dump your child when you're working. It's a place for your child to play, learn, and make friends. Good parents put their children in daycare. It's not related to socioeconomic class. Malaking factor ang daycare dito kung bakit best education in the world ang Finland. Kasi sa tingin ko, malaki ang role na ginagampanan ng daycare. Kasi bata pa lang sila. Imagine niyo 9 months to 10 months pwede nang ipasok sa daycare. Tapos yun, bata pa lang sila, natitrain na sila eh. Alam niyo po sa daycare, trinitrain silang maging independent, hinahayaan silang mag-decide para sa sarili nila. Like for example, yung simpleng ano yung iinumin nila sa breakfast, gusto mo ba ng gatas, ng tubig, ng juice, yung mga ganong simpleng decision lang, hinahayaan nila na mag-decide yung bata. Tapos independence, sobrang ine-encourage nila na, di ba tayong mga Pinoy, halos gagawin natin lahat para sa mga anak natin eh. Pero dito hindi. Kung ano yung pwedeng gawin ng bata, hayaan mong gawin nila. Tulad ng, pero ngayon, iba na rin ang Pinoy. Syempre natututo na rin tayo, di ba? Iba na yung parenting ngayong generation eh. More intentional na talagang mas aware ng mga parents ngayon sa kung ano yung needs ng mga bata. Tapos, for example, yung paglagay ng mga jacket, yung paglagay ng mga winter jacket, bonnet, gloves, winter shoes, sila talaga yung naglalagay. At sila din yung nagtatanggal yung mga bata. Nilalagay nila sa tamang lugar, ganun. Yung mga simpleng ganun, everyday nilang ginagawa yon. So, nagiging routine na sa mga bata. And yung mga routine na yon, nagiging habit na. So, it becomes part of their daily lives. So, ang ganda na from that age, natitrain na sila and nagpo-form na ng good habits, kumbaga. So, yun yung na-appreciate ko dito sa daycare. Before kami nag-graduate as practical nurse, meron yung ilalaan na araw nga, diba? Na-share ko sa ibang vlog ko na parang on-the-job training, one day kayo dun sa daycare. Ang ganda, sobrang na-appreciate ko yun kasi nakita namin kung gano'ng kadisiplina yung mga bata dito. Pagkukuha sila ng breakfast nila, talagang kahit yung maliliit, nakikipila, ganun, hawak nila yung plato nila. Tapos after kumain, ilalagay nila yung mga plato nila sa area na mga madudumi. So yung mga ganung small things. And by the way guys, ang daycare pala dito, hindi nila kinoconsider na school. Sa Finnish nga, di ba, päiväkoti. So it's a home.
kumbaga it's their home during day, parang ganun. Habang nandun yung, habang nag-work yung mga parents nila, it's their, kumbaga, second home. Ang daycare dito, kung ilalagay nyo yung bata sa daycare, dapat mag-apply na kayo 4 months before yung first day ng bata. So, for example, mag-start yung bata ng September, sabihin natin. So, kung papasok siya ng September, May, dapat ma-i-apply mo na sa daycare. Kasi medyo marami ng mga bata dito, unahan na ngayon sa mga daycare. Nakaswerte pala kami dito kasi syempre, sinabmit namin na may trabaho kaming dalawa. Kaya, nakakuha kami kaagad. Pero, although talagang parang SOP nila, at least 4 months na mag-apply. Ang mga daycare nila dito, nag-o-open ng 6:30, usually 6:30 to 5 p.m. O kaya 6:15 a.m. to 5:30 p.m. yung iba. Pero meron din yung 24 hours na open. Para sa mga parents na nag-night shift, nag-evening shift, ganun. Yung daycare nila dito guys, ibang-iba sa atin kasi dun, dito na sila papakainin, matutulog na rin sila dito. So, let's start yung daily routine nila. 7 a.m. pagkahatid mo sa bata, maglalaro lang muna yung mga yan. Nandun sila sa common area nila. Tapos, 8 to 8:30 a.m., yun na yung breakfast nila. So, kailangan mong sabihin din sa daycare kung ano yung mga allergies ng bata para alam nila kung ano yung hindi nila ibibigay. Kung lactose-free ba yung milk niya, kung hindi ba siya kumakain ng fish, ganun. Allergic siya sa fish, sabihin mo at para may special siyang food. So, sila na yung magpro-provide ng food. Tayo lang yung magbibigay ng diaper kung nagda-diaper pa yung bata. Ganun. Tayo yung magbibigay sa kanila. Ayan. So, 8 to 8:30 a.m. breakfast. Tapos, after breakfast, mga 9 a.m., dun na. Yun na yung start ng mga activities nila. Iba-iba yung activities nila dito eh. Minsan, meron silang yumpa, kung tawagin. Yung parang exercise nila. Meron silang mga gym ball or meron silang pag-akyatan dun sa indoor, ganyan. Meron din silang lauluhetki, kung saan kumakanta-kanta yung mga bata, ganyan. May mga araw na ganun. Meron din yung araw na crafts, nagpipaint sila, gumagawa sila ng mga arts, ganun. Iba't ibang arts. And madalas, naglalaro sila sa labas. So kahit winter pa yan, negative 5, negative 3, ganyan, lumalabas talaga sila. So, it's very important guys sa mga parents na invest on good winter clothes, lalo na sa mga bata. Dapat comfortable sila na naglalaro, dapat very warm pa rin sila. So, dapat proper yung attire nila. Okay lang sa ating mga kwan eh, matatanda, kaya nating tiisin. Or, syempre kailangan pa rin, di ba? Pero, yung mga bata talaga, yun yung concern ko. Syempre, paano na sila makakalaro and, di ba, magkakasakit yung mga yan kung hindi proper yung winter attire nila. So, kailangan talaga tama yung layering mo, tama yung bonnet, dapat hindi natatanggal, ganun. Yung fix, para hindi ma-expose yung tenga, yung mga ganung bagay. Tapos, meron din silang mga retki, kung tawagin. Yung pupunta sila sa mga forest, yun, ang ganda, nakapila-pila sila, nag-by partners, ganun. Tapos, ayun, sa nature lang, ina-enjoy nila ang nature. Minsan, nagbabasa sila ng mga books. So, maraming activities talaga sa daycare para sa mga bata. Tapos, 11 to 11:30, or sabi na natin, 11 to 12 p.m. 11 a.m. to 12 p.m. Yun na yung lunch nila. Usually na sinaserve, syempre, parang ang kanin nila dito ay patatas eh. Yan. Patatas plus ulam, mga fish, karne, yan. Minsan meron ding mga pasta, yan. Gustong-gusto ng mga bata. After ng lunch, yun na yung nap time nila. 12 p.m. to 2 p.m. nap time ng mga bata yon. Nung last December, umikot kami dun sa daycare ng anak namin, anak ko. So, pinakita nila, ang cute yung malaking hall nila. Pag after lunch, nagiging parang quarters ng mga bata. Yung may mga bed na maliliit. May kanya-kanya silang bed, designated bed na nakalabel talaga na yun yung bed nila.
picnic. Nakita ko yung bed ni Aaron at saka bed ni Emily. Yun, ang cute na mga bed. Talagang kanya-kanya. Meron ding double deck. Siguro sa mga malalaki na yun na medyo mas malalaki na bata na hindi mahuhulog. Pero itong parang si Emine na 1.5 year old, andun sila sa, may maliit silang bed na mababa lang. Para pag, kwan, yung hindi talaga, safe talaga. After ng nap time, mga 2:30 p.m., 2 to 2:30 p.m., yun na yung merienda nila, bali pala. So, bago sila sunduin ng mga magulang nila, kakain muna sila. Yan. Iba-iba yung merienda nila. Minsan may kisali, minsan puro din, porridge din pang merienda. Ayun, so at least merong laman yung tiyan nila bago sila umuwi. Tapos 3 p.m. usually, nandun na sila sa labas. Yan, maghihintay na lang ng sundo. Tapos pag kasundo, yun, magre-report yung teacher about sa day ng bata. Pag sinundo yung bata, nire-report usually kung kumusta yung bata sa daycare, kung ano yung ginawa niya, kumain ba siya ng maayos, natulog ba during nap time, ano yung mga ginawa nila, ganun. So, very interesting syempre na malaman yun. Bawat teacher or bawat hoitaya or nurse, meron silang listahan ng mga report about sa bata. Tapos, i-report nila yun sa mga parents na magsusundo. Ayun. So, yun lang. Ganun lang. Tapos na ang araw ng bata. Bukas ulit. Ganun. Sobrang na-appreciate ko din na may ganyan. Syempre, para sa socialization din ng mga bata and early training talaga. The best yung training nila. According to an article in Guardian.com, Pasi Salberg said that kindergarten in Finland doesn't focus on preparing children for school academically. Instead, the main goal is to make sure that the children are happy and responsible individuals. Okay, so libre ba ang daycare dito sa Finland? No, may bayad. Depende yun sa sweldo nyong mag-asawa. Yun lang naman yung daycare dito and sobrang na-appreciate ko, guys. Kaya yun, para sa mga magulang na nandito na kukunin nila yung anak nila, I'm excited for your kids kasi matitrain sila dito. Hindi kailangang mag-worry kasi mga kids very flexible yan, madali silang matuto. Para sa mga foreigners, ang magulang or yung mga mother tongue nila ay hindi Finnish, meron silang group doon sa daycare kung saan parang mas tinututukan nila yung mga bata. Parang mas ine-enhance nila yung Finnish language. Yun. At least may ganun, di ba? Para mas ma-improve din nila yung Finnish. Para daw pag nag-grade 1 sila, hindi sila mahirapan. Yun. Kaya ngayon pa lang na 4 years old yung bata, ine-enhance na nila yung Finnish language ng bata. Ganun. So, that's it guys for today. I hope na picture nyo kung paano yung daycare din dito. Ibang-iba din talaga ang daycare dito. And ang gandang maging inspiration yung kung paano nila i-train yung mga bata dito. Magandang maging inspiration to kung dyan sa Pinas man, ganyan. Na gawin din natin na bata pa lang, diba? Kasi tayo talagang mga Pinoy, kung pwede, kahit na malaki na nga, sinusubuhan pa natin. Talagang tayo eh, iba kasi yung kwan natin eh, iba. Parang pagbata talagang gagawin natin. Pero gagawin natin lahat para sa kanila. Pero hindi pala okay yun para sa mga bata. Maganda palang ipagawa natin sa kanila. Para bata palang matrain na sila. And it's also part of their training sa adulthood. Para sila na din. Kasi diba, it's the best thing that you can give to your child. Yung parang matrain siya para mabuhay mag-isa. Hindi ka naman laging kasama niya. Ayan. So, that's it for today, guys. And remember, guys, you only live once. So, enjoy life. God bless and take care. Bye-bye. See you on my next vlog.